So amazing guys, napakasarap pala nito, super crunchy. Pwede talaga pang negosyo. Oh, crunchy talaga oh. Super sarap. Grabe. So ayan guys, patik na natin sa simbata. Wow. Grabe. Ano naman sa amin mo? Crunchy. Grabe. Totoo. Totoo. Pwede pang negosyo. So ayan, nilalantakan na ng bata. Bahala na po kayo kung ano pang pag-aayos ang gagawin nyo dito sa product na to. So ako, inaitumbin sa inyo. Walang masarap. Tikman nyo. Try nyo. Hi guys! Hello mga YouTube! Isang pinagpala, magandang araw po sa inyo and welcome sa aking YouTube channel. Since uso na naman itong in COVID, so it's better siguro na mag-stay at home na lang tayo for us to be safe. Ano? So hindi muna tayo makapag-fishing kaya tayo mag-cooking. So ito ay isang experimentation ko lang kasi mahilig po ako mag-experiment sa pagluluto. So kung kayo mahilig din mag-experiment sa pagluluto, at gusto nyo magnegosyo para yumaman, kasi pwede po itong pang negosyo. So ito'y para sa inyo po. And before that, if you are not familiar with my YouTube channel, please do subscribe naman para maging updated kayo sa mga susunod ko pang vlog. At para naman, kasi may mga tinutulungan kami mahirap na tao, so ayan, para makatulong din kayo. Okay, so if you are ready now guys, let's start experimenting. Come on. So ayan guys, ang masangkap na ating gagamitin sa ating pagluluto ngayon, we have our kamote leaves or kamote tops. So kailangan medyo yung sariwa, yung bandang talulot, bubukunin natin para fresh. And then we have our 1/2 cup of flour. Ayan. And 1 egg. Dahil isa lang, without S. Ayan, then ihalo na natin ito sa ating flour. So ayan na po. Yung kailangan natin mix. So depende po yan sa inyo kung ilan ang gusto nyo. So ako nag-start lang muna ako dito sa maliit na ito. And then pwede po natin siyang lalagyan ng tubig kasi hindi naman pwedeng ganyan. So kailangan medyo hindi naman siya ganong malapot, para makakapitan po siya ng dahon natin pag once and dinipry na natin siya. So ayan, lagyan na natin ng tubig. Tsaka guys, hindi na natin kailangan lagyan pa siya ng kung ano naman pang ingredient dyan, salt or whatever, kasi ito once na naluto to, na-fry na natin, bahala na po kayong maglagay ng mga different kinds of flavor, like cheese flavor, garlic flavor or adobo flavor, bahala na po kayo. Mabibili nyo po yun sa mga leading groceries and supermarkets. So ayun, so lagyan na lang natin ng konting tubig. Ayan, hanggang sa medyo halusaw na siya. So ayun guys, medyo kulang pa, kaya kailangan pa natin ng kantsahan na lang po ipaglalagay. Basta tingnan nyo lang po kung gaano pa medyo ano siya, kaliquid na niya. Lusaw. So ayan, nagdagan natin. Siguro mga half cup lang. Ayan. Lusaw na lusaw po siya, hindi dapat ang bubuo. Mixer kayo, mixer nyo na. Tingnan natin kung kakapit na yung leaves, pwede nang i-deploy natin.
na huwag magbubuo sila kasi hindi magandang tingnan natin na magbubuo yung leaves. So, kailangan patay siya. Experiment ko lang to kasi nakita niyo naman wala akong ginakopya, sarili ko lang talaga ito at matuto rin tayo paano tayo gagawin ang sarili natin kaya hindi tayo nangungopya. So ayan, try nga natin kasi mukhang malablang kanina eh. So ayan, pwede na, makapit na siya guys ha. Then, next step natin po ay papainit tayo, of course, ng oil. Then, i-deep-fry natin siya. So, ganun lang po, ha? So, ayan. So, ayan guys, mga cooking, mainit ang ating oil. Pwede natin i-deep-fry ang ating mga kamote leaves. So, sikapin natin na kailangan mainit po ang ating oil. Para maging crunchy po ang kalalabasan ng ating leaves. So, napaka-crunchy na, oh. Grabe. Crunchy na. Grabe. Ito guys. Ito nga. Hingga. Crunchy. Crunchy mga kakukin. Kaya pwede nga negosyo. So, sabi ko nga sa'yo, pwede nyo lagyan na lang ng flavoring ito. Yeah.
Ayan na guys, mga cooking. Out of experiment. Ayan na yung finished product natin. Na kamuti crunchy leaves. Or crunchy kamuti leaves. So amazing guys. Napakasarap pala nun. Super crunchy. Pwede talaga pang negosyo. So, kayo nang bahala po mag-enhance ng product pa nito, kung product na ito, kung paano pa ang gagawin yung tumas pa yung quality niya o kumanda. So ngayon, ititikman natin. Matitikman natin sa isang batak. Wow, crunchy talaga. Oh. As you can see, oh. Grabe. At experiment lang po ito. Kaya, sabi ko nga sa inyo, bahala na kayo kung paano. Wala pa po itong flavor. So, wala na po na, lagyan na natin yung flavor. So, ang tip ko po sa inyo, guys, once na lumamig na po, kailangan nyo nang i-seal sila sa ano, cellophane. Kasi once na-expose to sa hangin, ay nawawala din yung crunchy niya. So, ayan guys, patikman na natin sa simbata. Wow! Grabe! Oh, ano masasabi mo? Crunchy! Wow! Ang sarap! Totoo! Wey! Adila! Totoo! So ako titikman ko rin guys kung totoo yung finished product na nagawa ko. Hindi ko rin papakita yung face ko kasi ang galing itong ano yung talaga mga kapuking pwedeng pang negosyo. So ayan, nilalantakan na ng bata. Uy! Ayan dito, patitikman pa natin. Ayan, yeah, tikman mo nga. Nice. Ayan. So ayan, ano sabi mo? Crunchy. Pwede ba negosyo, diba? Oo. Ayan guys, ha? Out of experiment lang po yan. So, bahala na po kayo. Kung ano pang pag-aayos ang gagawin nyo dito sa product na to. So ako, i-recommend sa inyo. Talagang masarap. Tikman nyo. Try nyo.